So as of this time, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. 10 na itlog. So ang gagawin natin sa 10 na itlog, lilinisan ko muna yan mga kasamsaka before natin ilipat. Kagaya din sa mga na-observaran ko o na-observe ko at nakita ko sa ating mga kasamsaka sa YouTube channel din at yung ibang meron ng experience, ang sabi nila. So yun yung mga kasamsaka ang gagawin natin ngayon kung it will work ba or magiging effective ba na ang ating mga itlog ng RIR. So ngayon lilipat na natin mga kasamsaka. Tara na! Isang magandang tanghali mga kasamsake and welcome sa ating free range chicken. Nandito tayo ngayon sa loob ng ating free range chicken. So ngayon mga kasamsake, magbibigay kami ng update sa ating Rhode Island Red, okay. RIR natin sa ating native chicken. Kung ilan na ba ang itlog nila, kung ilan na ba yung naglilimlim. At mga kasamsake, alam kong mayroon akong good news na ibibigay sa inyo. After a month and a half na ginawa namin ang pagbabago sa aming free range chicken, meron na tayong nakitang pagbabago. So ito yung napakagaan sa ating loob kasi nakikita na natin ang magandang resulta ng ating ginawang pagbabago. Tara na! Let's check it out! Samahan niyo ako! So ngayon mga kasamsaka, dito tayo sa loob ng ating kulungan ng ating RIR. So hindi natin siya pwedeng ihalo doon sa native chicken kasi nga medyo territorial sila. Kumbaga, pag may napasok na ibang native chicken dito, talagang nilalabok nila. Kumbaga, inaaway nila mga kasamsaka. So ngayon, after so many months na nag-aantay tayo na mangitlog ang ating RIR o ang ating Red Island Rhode Island Red na manok, meron tayong pagbabago. Kaya nga lang, meron ako isang bagay na discover sa kanila. Hindi sila magaling magdala ng kanilang mga itlog, basta nangingitlog lang sila, okay. So hindi ko din alam sa mga kasamsaka natin dyan, yung mga may experience na talaga, okay. O may experience na talaga sa pag-aalaga ng IRR, kung paano nila minamanage ang kanilang itlog ng kanilang mga manok. Pero dito sa amin mga kasamsaka, naglagay ako ng dalawang paitlugan dito. Ayan. Actually, okay. Nilalagyan namin yan ng sako. Pero it's not working mga kasamsaka. Kasi nga, inaapakan ng tandang sun. Napipisa yung mga itlog. So, ang nangyayari mga kasamsaka, ay kahit saan na lang sila nangingitlog. So, meron tayong isang sample dito. Ayan. Ayan. So, ginagawa namin mga kasamsaka, o yung caretaker natin dito ay pinupulot na lang natin ito. Ayan, kinukulekta natin. Araw-araw, ayan, nililinisan. Tapos meron kaming lagayan dito. Ayan, ito dito. So meron kaming lagayan dito. So as of this time, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. 10 na itlog. So ang gagawin natin sa 10 na itlog, lilinisan ko muna yan mga kasamsaka before natin ilipat. Ililipat natin ito mga kasamsaka. Okay. Ililipat natin ito mga kasamsaka. Palilimliman natin ito o ang maglilimlim nito mga kasamsaka yung ating native chicken. So, kagaya din sa mga na-observe ko at nakita ko sa ating mga kasamsaka sa YouTube channel din at yung ibang meron ng experience, ang sabi nila ay pinapalimliman nila ito sa kanilang native chicken. So, yun yung mga kasamsaka ang gagawin natin ngayon kung it will work ba or magiging effective ba na ang ating mga itlog ng RIR ay palilimliman natin sa ating mga native chicken. So ngayon lilipat na natin mga samsaka. Tara na! Thank you.
So, isa sa mga solusyon na naisip ko o naiisip ko sa ngayon, mga kasamsaka, ay bibili ako ng box, yung lalagyan ng tuyo, yung kahoy, made of kahoy. Yun yung ipapalit ko dito. Instead na gagamit tayo ng basket, bibili ako ng box ng tuyo. Kasi, kumbaga, square type na siya or rectangular type na siya. At the same time, pwede mo na siyang lagyan lang ng sako sa loob o lagyan lang natin ng tuyong dahon sa loob para hindi maapakan yung mga itlog natin ng ang ating tandang. Okay. So, ang usually kasi nangyayari ay ang tandang natin ang nakakabasag ng itlog ng ating mga inahin na RIR. So, ang gagawin ko, bibili muna ako at papakita ko yan sa inyo kung ano ang resulta kung gagamit tayo ng box ng tuyo. Okay. So, abangan-abangan yan, mga samsaka. So, sa ngayon, mga samsaka, ang gagawin muna natin ay ililipat natin ito, palilimliman ko ito sa ating native chicken. Okay. See ya! Mga kasamsaka, nakahanap na tayo ng foster parent ng ating RIR or Rhode Island Red natin ng mga manok. So, ito, kasi bago lang siya ng itlog, bago lang siya naglimlim ng kanyang mga itlog. So, ngayon, dito natin siya ilalagay para naman hindi masyadong mahaba yung paglilimlim niya. So, ngayon, lilipat ko na, mga kasamsaka. Mga kasamsaka, sa ngayon, atin ang ilalagay ang ating inahin. Sana ay mapisa niya lahat ito at magkaroon tayo ng production ng ating napakadumi ng kanyang paa. Lilinisan muna natin ang kanyang paa para naman hindi ganun ka dumi ang kanyang pugaran o limliman. Maputi kasi masyado dito sa atin ngayon, dito sa farm natin kasi parating umuulan kasi may bagyo ata. So ngayon, parang parating nadudumihan ang kanyang mga itlog. Okay. So, ayan na. So, sana hindi siya manibago kasi dumami ang kanyang mga itlog. Settle down ka na. Good girl. Good girl. Sige na, sige na, itlog na. Inom ka na. So, isang magandang balita sa atin, mga kasamsakas, kasi ngayon sa kasalukuyan, meron na tayong 7 manok. 7 manok o 7 inahin ang naglilimlim sa ngayon. So meron na tayong 2 pa din na pugaran na mayroong mga itlog pero hindi pa siya nalimliman. So ngayon, mga kasamsaka, ayan, pakakita namin sa inyo. Ayan, may itlog na yan. Ayan, ito din, may itlog na din. May 4 tayo. Ito dito, parang meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12 pala. So ito din, naglilimlim na. So malapit na itong mapisa. So, ito din ito, ang pangatlo natin. Yan, naglilimlim na din. Meron din tayong panglima dito. Ayan, sa dulo. Panglima. Meron tayong panganim. Ayan, panganim. Pangpito nating inahin. Ayan. Ayan. At meron tayong pangpito pala. Ito yung pangpito natin inahin. So, ulitin natin. Isa. Ito yung pangalawa na naglilimlim. Ito yung pangatlo natin. Ito yung pang-apat natin. Ayan. Ito yung pang-lima. Ang pang-anim natin, yung black. At isa pang black na pang-pito sa dulo. Ayan. So ito yung good news na sinasabi ko sa inyo, mga kasamsaka, na sa strategy natin ginawa, kasi nga, yun nga, hindi tayo parating nandito sa ating farm. So ang ginawa namin ay nilagyan namin ito ng lock.
tinabunan natin ito ng trapal. And then pinasok natin ang lahat ng mga pugaran ng ating mga manok. So ang nangyayari ngayon ay nakikita na talaga natin ang resulta na naglilimlim na o nangingitlog na talaga ng maayos ang ating manok. Sana nga naway mapisa lahat ang kanilang mga itlog. So ngayon ay hindi ko pa masasabi talaga na totally successful tayo hanggat hindi natin makikita o hindi natin nakikita na meron ng mga sisiyo na napipisa. So as of the moment mga kasamsaka, ako yung nagagalak na i-share sa inyo. Ito yung magandang pagbabago at masayang balita na gusto ko ibahagi sa inyo na nagkakaroon na po ng resulta ang ating pagmamanukan. Kasi nga yun na, marami na tayong mga inahin. Meron tayong 7 inahin ngayon na naglilimlim na. So hopefully mga kasamsaka, pag napisa pa ito and dadami na ang ating mga native chicken. And then meron pa tayong mga ibang mga inahin na nangingitlog na din. So pagpatuloy lang natin ito, ang ating magandang nasimulan, at tutukan natin, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras para naman maging successful tayo sa larangan na ating papasukin, especially sa ating pinapasok ngayon na free range chicken. So yun nga lang ang dapat talaga napakatandaan natin, na humanap tayo ng tao na pwede nating pagkatiwalaan na next to us, marunong dumiskarte at may sariling pag-iisip at may sariling kusa, may sipag at tiyaga na kaya niyang panindigan ang kanyang tungkulin na kanyang sinumpaan, o, di ba? Meron pang sinumpaan. So ngayon mga kasamsakan, yun lang naman talaga ang mahalaga na ang caretaker na iiwan natin ay trustworthy. So pwede nating pagkatiwalaan. So kasama na din ang ating gabay at tulong at pagsusubaybay din sa kanila, sa kanilang ginagawa, at suporta natin bilang may-ari, ay talaga magiging successful tayo. Sana nga soon mabigyan namin kayo ng marami pang update sa aming free-range chicken. So maraming salamat. Ito po yung Kusilinong Moreno. Sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe, please guys do subscribe and i-hit nyo na po ang notification bell para updated tayo sa ating mga videos na i-share sa inyo at sa mga bago naming mga content na ibabahagi sa inyo. Sana ito'y maging gabay natin at makatulong sa atin na mabuksan ang ating kaisipan sa mundo ng agrikultura at sa pagmamanukan. Maraming salamat po. Kasamsaka, meron tayong nakitang epoxy, meron tayong nakitang butas, mga kasamsaka sa itaas. So yun yung dahilan na nabasa yung pugaran o yung paitlugan ng ating isang manok. So meron kasi naglilimlim dito sa baba, papakita namin mamaya sa inyo. So tatapalan muna natin yan. So ang gamit ko ngayon is ito, ayan, epoxy. So kailangan nating gawan ito ng paraan kasi sayang din, babasa kasi sila. Ayan, tatapalan natin ang butas. Supposed to be, doon tayo dapat sa taas. Kaya lang, sige na lang. Kasi wala tayong hagdan, nandito na muna tayo. So, bawat butas talaga, kailangan nating tapalan. Kasi sayang ang mga itlog natin kung mababasa. So, ito yung itlog niya. Dito sa kabila, yan sa baba. Ito yung nabasa. So, tinanggalan ko muna, inilipat ko na muna siya sa itaas kasi nga, yun nga, ang tubig ay tumutulo. So, sayang din naman, meron siyang 12 na itlog. So, kung hindi yan mapipisa, sayang din. So, buti na lang, kagabi kasi ang lakas ng ulan. O kainang umaga pala, ang lakas ng ulan. So, ngayon, nabigyan na natin ng solusyon. So, mga kasamsaka, yan si Gado. Ang ating nag-iisang kambing dito sa ating farm. So, kami naghahanap ng magiging kasama sa buhay ni Gado. Sana makabilik na kami ng babaeng kambing para naman magkaroon na siya ng kaparehas dito sa ating farm. Pagdating kasi ni Gado dito sa farm natin mga kasamsaka ay talagang payat na payat. Makikita natin sa kanyang balahibo na talagang hindi ito maganda. So balit ngayon mga kasamsaka ay talagang nakarecover na si Gado. So feeling ko nung mga panahon na wala pa si Gado sa amin ay
parang siguro nalilipasan siya ng gutom, kaya medyo hindi maganda ang tindig ng kanyang pangangatawan. Nakikita din yan sa balahibo, mga kasamsaka. So ngayon, kailangan talaga namin ng isang babaeng kambing para naman dumami ang lahi ni Gado. So soon, mga kasamsaka, magbibigay ako ng update sa inyo kung mayroon na ba tayong mahanap na kabiyak sa puso ni Gado. So abang-abangan!